Ang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating palatuntunan ng Pinoy Healthy Lifestyle. Meron ako mga nare-receive nga comments tungkol sa yung nangihina daw sila na kahit wala na mga masyadong ginagawa, ano daw ang sitwasyon na ganun? O ano bang mga signs ng nakaka-experience ng panghihina o panghihingal na kahit konti lang yung nilakad or inakyat na napapagod na, ano ba yung condition na ganyan? So yan ang pag-uusapan ko ngayon. So mag-comments kayo kung nakarelate kayo or yan yung mga na-experience ninyo ngayon or ng mga nakaraan. So para maiwasan na ninyo ulit na hindi na kayo magkaganyan. So mayroong may mga case na ganyan, no, na na-experience na nila o yung mga symptoms pero hindi nila alam na may nilararamdam na pala silang sakit na related sa ganun. So, isa na dito ito, no? Yung iba, kahit yung naglalakad lang sila, yung kahit 100 meters or yung umaakyat sa hagdanan, yun. Yung iba, hinihingal na. So, yung iba din namumutla agad or yung nagpo-purple na yung bibig nila. Yun ding iba, no? Kapag umiinom din sila ng malamig or nasa malamig na area, so ganyan, namumutla or nagpo-purple yung bibig, pati yung kamay or kahit yung pati paa, malamig. So ito yung mga possible na dahilan kung bakit ka nanghina, mabilis, mapagod, kahit wala masyadong ginagawa. Isa na dito, no, lalo na early in the morning, yung mga walang kain na tao, yung may naglalakad na, maaari po silang maka-experience ng hypoglycemia, lalo na walang kain. It means kulang po sa sugar yung dugo nila. So, better yung iba, kapag nangyari yun, kahit magkindi ka lang ng something na matamis yan, mariregain mo yung lakas konti. Pero kailangan talaga kumain, lalo na sa umaga. Kahit dyan tayo kumukuha ng lakas. Ang pangalawang possible na dahilan ay yung low BP po kayo. Mababa po yung blood pressure. Yan. So, dapat stable lang yung blood pressure natin. Nasa normal range lang. At ito namang pangatlo ay yun din pong yung mababa yung blood platelets. Yan. Related sa dugo, lalo na po yung may mga dengue. Yun, alam nyo na na namumutla na yan kasi kulang na po yung sa dugo nila. Walang pang platelets na hindi na nag-ano yung dugo. Kaya mabilis maubusan ng dugo. So, yung pang-apat na maaaring possible na dahilan ay meron po kayong lung problem. Madalas po yan sila manghina tsaka yung hinihingal. So, ipatreat lamang natin yung lung problem natin ng ganyan. So, avoid lamang yung mga perfume, yung mga substance na may amoy. It's either mabango or mabaho yan. Nag-i-irritate yan sa baga, pati yung malamig. So, ito pa yung panglima na pinakamas possible na dahilan. Kaya ka nanghina at mabilis mapagod ay yung sa heart problem. Meron kang heart problem. Yan. So, yung iba, kasi hindi nila alam na meron silang heart problem. So, yung iba dyan, kahit nagpa-test na sa ospital, ang iba na ECG or kung ano pa man yung mga test na para sa malaman kung may heart problem ka, ang iba dyan, results normal lang. O, wala silang heart problem. Pero meron isang test na malalaman mo, kasi meron kaming case na ganyan na nag-check up kami doon sa Tagum City. Meron babae doon na sabi niya, normal naman lahat yung result niya, nagpa-test siya sa ospital. So, wala siyang walang gamot na inano, kasi wala namang daw sakit. Pero yung sa amin na paraan sa natural medicine na detect namin, sabi niya ano yung mga symptoms niya. Then, ang sabi na namin na magpa-stress test siya kasi meron siyang sakit sa heart.
ibang test niya, wala man. So, yung last na sabi namin, yung magpa-stress test siya sa Davao. So, ginawa niya yung recommendation namin na magpa-stress test. Yun, doon niya na-confirm na meron talaga siyang sakit sa heart. Especially kung emotionally na stress ka, yung patig ka, yun ang pinakagrabe. Practice yung stress test para kang naglalakad yan na mini-measure yung ano mo, yung rate tsaka yung kana napagod. Ang bilis mo lang yan mapagod, doon yan malalaman na may sakit ka sa heart. Yun, doon yan na-confirm na meron talaga. Lalabas yun sa time na na-i-stress siya. Yun, ganun. So, dito muna ako sa mga signs na para malaman mo na may heart problem ka. Sana dito no, yung maka-experience ka ng sobrang pagkapagod, fatigue, yan. Yung pagkakaroon mo ng discomfort, magkakaroon ka ng chest pain, yan. Sa dibdib mo, magsikip yan, matataranta ka yan. Yung iba din, maaring maka-experience no, ng indigestion, yung hindi po sila natutunawan. Yung iba naman ay makaka-experience ng heartburn. Parang mainit banda sa may dibdib ninyo. Yan, akala ng iba, ano yan, yung acid reflux. Minsan kasi magkakaano lang yan, heartburn. Kahit yung nag-acid reflux din, nag-heartburn din minsan. Parang ganun. Ang iba, makaka-experience din no, ng nausea at vomiting. Nagsusuka po. Yung parang na ano sila, pakiramdam ng sikmura. Yung iba din ay makaaring maka-experience ng upper back pain tsaka neck pain. Yan, sa leeg natin. Pero kaya yung iba sa heart back, nakakaano talaga sa likod yung may ano sa heart. Meron din simple ng discomfort sa upper body. Kasi simple heart banda. Position sa paghiga niyan mahirap. Makaka-experience din po ng pagkahilo. Yan. Sa pati din po no, palpitation, nag-aarrhythmia po. Yan, yung palpitation nila malakas, yung iba naman tugtugtugtugtug, yung nag-stop, yan ganyan, iba-iba po. Ang iba naman ay makaka-experience talaga yung grabe na, yung shortness of breath. Yan, parang yung hinga nila halos hindi na po tataas yung baga nila. Mahina na po yung hinga nila. Yan, paghinga. Ang iba din ay makaka-experience na po ng swelling. Yan, malalaman mo na yan na pag ganyan na sitwasyon or yung appearance ng tao, may swelling na sa paa niya, sa ankles, sa legs niya, yung iba sa abdomen, yung iba din sa neck, pati sa mukha. Yung iba nakikita nyo, yung mukha nila tinatawag na nanghupong. O yan, nag-swelling. Yan. Positive yan. Na ano na yan, may sakit yan sa heart. Yan, yung mga nagka-complication dahil sa mga medication, may sakit sila. Yan. Nalalaman mo na dyan, nakikita mo na sa appearance. Kahit doktor, alam niya yan. Anong appearance ng pasyente, sinasabi nila hanggang dyan na lang yung pasyente. Dahil nakikita na sa itsura kung ang sitwasyon ng pasyente. Yung iba din no ay maputla, mahina din yung BP nila. At yung iba din ay makaka-experience po ng panglalamig ng kamay or ng paa. Karaniwan po 'yan lalo na po kung nene-nervous po sila or kung anong mga nararamdaman nila. Yan, karaniwan po 'yan malamig ang paa nila at kamay. Kaya ang iba niyan na hindi sila makatagal sa malamig na lugar. Na, nanginginig po yan sila. Yung may mga sakit sa puso. So, yung may sakit po sa heart, ay madalas po silang mahimatay. Yung iba dahil po sa sobrang pagod, madalas silang mahimatay. Yan. So dito tayo sa nag-trigger or nagkukos po ng heart problem. Lalo na po sa mga karaniwan nating mga habit. Yan. Pinakamahirap na talaga, yung mahirapan na pong huminga. Sisikip na po yan. Kung wala kayong oxygen sa bahay, itakbo nyo na po yan sa hospital. Kung maaari kasi emergency case yan.
So, dito na tayo sa ano ba yung mga nag-trigger or nag-cause po ng heart problem. So, ito na, pinaka-major ano talaga nito, no? Itong stress is physical, mental, emotional, yan. Mas grabe yung mental pati emotional kaysa physical. Kasi pag i-relax mo lang yung katawan mo kung sa physical, iba yung sa emotional at mental. Kasi ano yan, magsasama yan sila. Ano ba yung, depende yan sa anong sitwasyon nyo sa buhay ninyo. Ano ba yung mga nararamdaman ninyo? Yan, nare-relate yan. Yan po yung pinakagrabe na nagko-cause ng heart problem. Pati na rin po itong, yung sa mga tao po yung mataas na po yung BP or yung high cholesterol sila, yan, nag-trigger din po yan. Isa na din po itong yung mga taong meron pong bad eating habit. Yun pong mahilig kumain ng mga oily, fatty foods at the same time salty. Marami po yung kaso ng ganyan sa mga bansa, mga gaya ng sa US, sa Europe, mga taong mahilig ng mga kumain sa restaurant, mga huwag na mga fast food, yan. Malaking porsyento sa kanila yung nagkakasakit po sa puso, lalo na po yung sa mga taas po, yung cholesterol. Pagkain niya yan, yan po talaga ang nag-trigger. Pati din po itong, yung pag-inom ng malamig na tubig or yung pagkain po ng mga ice cream. Yan, trigger din po yan. Kasi yung lamig, pag nagpasok yan sa katawan mo, nagkukonstrict po yung mga nadadaanan niya sa ngipin, lalamunan, yung heart, yung lungs, pati din yung stomach natin. Yan, lahat yan nagsasuffer kung mahilig ka uminom ng malamig na tubig. Yan po itong yung mahilig po sa paninigarilyo, yung nag-smoke po. Kasi yung sigarilyo, marami niyang nicotine at iba pa mga ingredients, yung dugo po natin ay lalapot. So, yung heart mo, malaki yung problema niya. Kasi malapot yung dugo mo, yung blood flow mahina. So, kulang yung oxygenation sa katawan natin. Kasi marumi yung dugo. Pa, kahit din yung mga alcohol users, no? Yung alcohol, ano din yan, nag-trigger na mag-ano yung heart problem natin. At ito pa, yun sa mga tao pong overweight at obese. Kasi, samot-sari na talaga ang ano yan. Siyempre, yung fat sa katawan, maglaking trigger yan. Lalo na po kung hindi po sila masyadong nag-i-exercise. Hindi gumagalaw-galaw, kaya lakad-lakad. Yun, yung kumbaga, yung kain, higa na lang, wala na talagang galawan ng katawan. Yan po, nagbabaguod na yung heart, ang laking problema na ng heart. Yan, ang tawag yun, mapunder na siya. Kasi kulang na yung activity, tapos kain ka pa ng mga unhealthy foods. Yan, heart yung magkakaproblema. So, lalo na po yung sa mga tao din pong kulang po ng tulog. At the same time, nade-depress na po. Yan. Ano na po yun doon yung heart problem. Na-trigger siya. At the same time, lalo na po sa mga taong may alam na nilang may heart problem na sila. Yan. Nag-trigger din po ito, no? Yung mga emotional na mga pinapanood na drama, movies, or even yung sa binabasa or sa naririnig lang na nagukos ng di ka nais-nais. Siyempre, drama, away yan, mga ganyan, iiyak. So, natri-trigger yung emotion. Yun po yung mga dapat iwasan. Actually, marami pa naman, pero kung itemize natin, mataas na. So, ituloy yung mga pinaka-inano ko talaga, major cause na pinaka dapat nating iwasan. Kahit nga yung mga taong may diabetes kasi mga maintenance din yan. Pero yung mga triggers talaga, yun dapat yung i-avoid natin. Yung mga na-mention ko. Kasi yung iba, halimbawa doon sa salty, hindi lang yung maalat or yung mga processed foods, pati din po yung may, siyempre sa mga ingredients yan sa ano, mga pagkain.
yung mga processed foods. Alam nyo yung soda, kahit gapas, halos lahat ng mga noodles, mga dilata, kung ano-ano pa mang produkto, meron po yung soda or ano pa mang mga preservative dyan. So, sa lifestyle po natin talaga, karaniwang nakukuha natin yan. Kung pupunta po kayo sa doktor, magpa-check up po kayo, yung ere-reseta po ng doktor sa inyo, ay yun pong mga para po sa high blood, karaniwan. Yung mga meta blockers. Yan. Alam na po yan. Yung mga hypertensive drugs. Yan po ang karaniwang nare-reseta po ng doktor. Yung pampababa ng BP. Pero kung ma-avoid mo yung mga cause, yan, no? Para hindi mo na yan ma-experience yung mga nasa symptoms ng yung sakit sa puso, halos yung mga nagkukus, kung iiwasan mo yan, ay gagaling ka na at hindi mo na yun ma-i-experience. Yung mga some advices no, na dapat natin gawin or kumbaga sa lifestyle natin na dapat natin isabuhay natin. Lalo na po yung sa mga may ano talaga, iwasan po yung punta ka sa malamig na lugar or yung sobrang mo magkain ng sobrang lamig or pag-inom ng malamig yan. Mas better na i-avoid. Yung dapat na gawin ay mas mainam uminom ng warm water or yung natural temperature lang po, yung sa tap lang po na tubig. Kasi kung yun, yung malamig na, yun, na-trigger na po. So, ito din, avoid nyo din po yung paggamit ng mga unhealthy oil. Yan. Kasi kahit anong mga produkto dyan, maraming advertisement sa mga oil dyan, unhealthy po yan, na process at wala na po yung sustansya, oil na lang siya. So, nagkukos na yan po sa inyo ng additional fats sa katawan natin. So, better use na healthy oils, kagaya ng mga BCO, mga ganyan, olive oil, yan, mga mabuting oil na yan. Tsaka din po itong bawasan po ang paggamit ng sobrang salt, pagkain ng mga maaalat, no? Dapat i-balance yung diet. At actually, hindi lang naman yung salt or yung mga soda ang dapat iwasan. Kahit na din yun po yung sugar. Kasi yung sugar po, lalo yung sa mga diabetic, yung sugar po sa dugo natin, na pag sobra-sobra yan sa katawan natin, tandaan nyo po, yung sugar po ay nag-i-impair po siya ng yung function po, immune function ng katawan natin na di-disrupt. So, it's better na balance lang. Hindi po sobra yung alat, hindi po yung tamis. Yung sa mga natural na sa prutas, yun ang mabuti. Gumamit ng mga brown sugar, honey, ganyan. Yun mga mabuti. Kasi siyang sa mga process ng sa mga pagkain, ang gamit dyan, white sugar or ano pa mga magic sugar, wala po yung sustansya. Yan po ang nakaka-diabetes. So, iwasan din po. Yung sa emotion, dapat po tayo, ay marunong po tayo mag-control ng emotion natin. So, better yung nasa parang nasa neutral ka lang, normal, na parang kahit sa mga sitwasyon na hindi ka nais-nais, may nag-aaway, or mga away-away sa pamilya, ganyan, normal ka lang, huwag ka masyadong magalit, huwag ka rin masyadong yung happy, nang normal-normal ka lang. Yung mas better na i-avoid yung stress at yung quarrel sa pamilya, para harmonize lang po, yan, ano natin yung emotion natin. Pa, mas better din po yung maging be happy tayo. Anuhin natin yung sarili natin na maging happy or tumawa tayo. Kasi kung happy, halimbawa, nanonood ka ng mga movies na nakakatawa, yan, mabuti po yan, yung nakikinig mga happy jokes, ganyan. Kasi kung narilili po yung puso natin, kung may problema tayo, kung tumatawa po tayo, yung mga endorphins sa katawan natin, yung mga happy hormones ay lumalabas po kung tumatawa or happy tayo. Yan po gawin natin. Ito din po, mabuti din po yung nakikipaglaro tayo no, sa mga bata or sa animals. Yan. Para siyempre, at the same time, nakakabanding at yun, nabibigay din po ng saya sa atin.
iwasan lang din natin eh, yung sa animals na nagbibigay ng parasite yan. Depende yan, kasi depende sa hayop eh. Yan. Ito pa, music therapy. Pati yun yung nature therapy. Para yan, parang nag-meditate ka. Depende sa sitwasyon mo, anong hilig mo. Music, mabuti yan. Ang iba, bago matulog, para nire-relax. Or yung iba sa nature, bumibisita sila sa nature, kagaya ng dagat. Yung iba, mga bundok. Or laking tulong po na therapy na yan. Yung iba na sa yoga, yung nag-meditation sila. Yung ano lang, silence lang, nakaupo lang dyan, nag-meditate. Yan. Mag-learn na i-settle yung mga differences sa mahal natin sa buhay, sa kaibigan natin, yan, sa pamilya. Mag-learn po tayo na mag-forgive at mag-forget. Yan, ano naman talaga na pwedeng mag-forgive pero hindi ma-forget. Pero at least at the meantime, pagdating ng panahon, mag-heal din yung puso mo kung mag-let go ka. Hindi naman madali pero try lang natin, ganyan. Huwag lang natin, kasi puso din natin yung mabubugbog niyan. Kung hindi po tayo mag-learn sa sarili natin na mag-forgive. Mahirap naman talaga, pero wala tayong choice. As Christ nga na good example na sa mga kaaway, buting i-pray pa nga eh. Diba? So, yung forgiveness, laking tulong yun kasi nag-aano siya ng love, yan, nahihil yung pusong sugatan, yan. So ito pa, pinaka-greatest na mas mabuting gawin, ito pa, yung mag-communicate tayo to God, yan, through Christ, yan, para kung iiyak tayo, pray natin sa Kanya, ano ba yung mga problema natin, yung mga burdens natin, malilift up yun. Yan nga sabi ni Christ para i-ano natin sa Kanya para ma-ano yung malift yung burden natin sa ng puso natin. Yan, iiyak ka, magbasa ka ng Bible para marami kang matutunan na nakakatulong sa iyo. Hari mong i-apply. Yung mga sinabi ko, yan, pwede nyo pong gawin. Laking tulong po yan. Para mas maiwasan yung pagkakaroon or para gumaling yung heart problem ninyo. Hindi na po lumala. Kasi pag yung mga trigger na mga ganyan, simpleng ano lang. Halimbawa, for example, no, mayroon akong kaming pasyente na alam niya na may heart problem siya. Nakainom pa siya ng kape na yung latte. Kopi na may latte. Pinainom siya ng ganyan, pinainom siya ng anak niya. Ano po yan? Yung coffee beans ay sinangag sa, ano yan, vegetable oil. So, mas creamy siya, pero yung mantikilya nandun na po sa beans na halo na. So, white na po yung resulta niyan kapag na-grind na po. So, yun, nakainom siya ng coffee latte. So, sunod pa na ibigay sa kanya kasi nagdating yung anak niya galing sa Maynila, binigyan siya ng kunting piraso ng yung adobong baboy. Naku po, yun, na-trigger siya. Anong nangyari? Gabi, inatake. So, Diyos ko, malayo yung lugar nila, wala masyadong nasakyan. Yun, dali-dali ko. Ilang minuto na lang na nakaabot sa hospital, sabi ng doktor, kung hindi na nakaabot agad, wala siya. Wala na siya. Nirevive siya. Yan ano siya ng doktor. Kasi na, yung sa monitor, nagblanko na. Nasok agad, yun. Buti, revive na ng doktor ang sobrang tagal. Naagapan pa siya. Sabi ng doktor, ano na lang, ng relo, mawala na siya. Kasi yan, yung tandaan natin, mga trigger na mga pagkain, kunti lang yan, pero sabihin mo, kahit kunti lang, pero siyempre, maiipon yan doon sa katawan mo. Kung wala kang disiplina sa sarili, sa pagkain, yan, babalik din yan sa'yo. So, better na yung sa lifestyle po natin, kahit sa mga anak natin, ituro natin yung sa pagkain, pati yung mga ano sa buhay, para
para sila mismo marunong silang pumili ano ba yung mabuti. Masarap pero nakakasama. Yung ito hindi masarap pero nakakabuti. Yan. Choice. Freedom of choice. Ipaliwanag mo anong mabuti diyan. So ang bata pag maglaki yan, hindi mo na mahirap i-explain kung sila na mismo may sarili din yan silang kakasense din yan sila no na ano ba yung mabuti. Kung naturuan mo ng tama perspective, ano ba yung mga mabuti yan. So I hope may na-learn kayo. Mag-comment kayo kung ano man yung amin sa natural medicine, yung ginagamit namin yung Royal Blood Capsule. Sa doktor, yun ang sa kanila yung mga beta blockers. Yung sa amin, yung Royal Blood, para yung may mga, yung cholesterol, yung at yung ano pa yung mga nakabara sa ugat natin, ay matutunaw po. Tsaka para ma-oxygenan din yung cells natin. Yan, yun ginagamit namin. Kung sa mga may heart problem. Tsaka igawin din niyo po yung advice na sinabi namin. Yung na-mention ko po. Yun. So, dito na lang. I hope may natutunan kayo. Tsaka mag-comment kayo kung meron kayong mga na-experience na ganito or mag-seek kayo ng advice. Tingnan niyo sa description below yung Facebook page para maka-comment kayo, maka-message, or tsaka yung din yung number. Yan. Kaya, maraming salamat po. Blessed be the God, and Father of our Lord, Jesus Christ.